Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pagsamba, basahin ko muna ang sinasabi sa aklat ng mga awit. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan. Ang batong kublihan, ating ang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakilat makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sinuman na dinidiyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati ang kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa atin naglalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan. Mga tupang kanyang inaalagaan at ngayon kanyang salita'y ating pakinggan. Sige po, tayo manalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, Panginoon, lumalapit kami sa iyo ng buong puso at nagpapakumbaba kami, Panginoon, at kinikilala ka namin na ikaw ang aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may lalang ng langit, ng lupa, at ng karagatan, at lahat ng narito sa mundong ito. Kaya karapat dapat ka lang namin na papurihan, pasalamatan, at sambahin, Panginoon, at patuloy parangalan ang iyong dakilang pangalan, O Diyos, dahil deserving mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pagpupuri sa iyo. Maging sa umagang ito, Panginoon, nawa maging katanggap-tanggap ang aming pagsamba, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na kami po, Panginoon, ay magamit mo, Panginoon, para magparangal sa iyong dakilang pangalan, Ama. At kami po ay buong puso rin po nagpapakumbaba sa iyong harapan, nagpapalinis, O God, ng aming mga karumihan, dulot ng mga nagawa naming kasalanan sa iyo. Ano mang mga kasalanan, O God, nilalapit namin ito sa iyo at binababa namin sa iyong banal na harapan. Panginoon, patawarin mo po kami, O Diyos, upang sa aming pagsambang ito ay walang hadlang, Panginoon, kundi malaya kami, Lord, makalapit sa iyong dakilang presensya at Panginoon, maging karapat dapat ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, pinagkatiwala rin po namin ang buong gawain ng aming pagsamba. Hayaan mo po ng iyong banal na Espiritu ang siyang mangunguna sa bawat isa sa amin, lalo na po sa mga lingkod mo po na gagamitin sa aming pagsamba sa iyo, ang praise and worship team, Panginoon, ang lahat ng mga instrumento na kanilang gagamitin, Ama, hawakan mo po upang walang hadlang ang aming pagsamba sa iyo, higit sa lahat sa iyong lingkod na magdadala ng mga mensahe mo. Hayaan mo po, Panginoon, na patuloy ikaw po, O Diyos, ang siyang makita namin sa kanyang buhay. Kayo po ang marinig namin sa kanyang labi at ang iyong mga salita mo po lang ang kanyang dadalhin, O God, sa umagang ito. Puspusin mo siya, Panginoon, ang iyong banal na kapangyarihan sa pagitan ng iyong banal na Espiritu at ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay patuloy niyang taglayin, O God, buhat sa iyong mga salita, Ama. Ama, salamat po, Panginoon, sa magdaang panahon sa aming mga buhay, maging sa isang linggo, Lord God, na sinamahan mo kami, ginabayan mo po kami, at tinugon mo ang lahat ng aming pangailangan. Tunay nga po ang iyong kahabagan, ang iyong biyaya ay hindi nagkukulang kailanman, Panginoon. Kaya salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa grace mo, Lord, sa araw-araw, O God, na kahit hindi kami karapat-dapat sa iyo, pero patuloy namin ito, Lord God, na tinatanggap, Panginoon, dahil, O God, tunay nga, O Diyos, ikaw ang Diyos na mapagmahal, ikaw ang Diyos na nagpapala, at ikaw ang Diyos na mapagbiyaya, Panginoon. Kaya ang lahat ng papuri, Panginoong Diyos, lahat ng pasasalamat, lahat ng kaluwalhatian at pagsamba, sa iyo namin, Panginoon, binabalik sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen, amen. Sige po, tinatawagan ang praise and worship. Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Pakisabi nga po sa ating mga katabi, kapatid, ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Yan, sa isang buong linggong nagdaan, iba-iba
iba-iba po ang experience ng bawat isa. May mga nag-celebrate, may mga may pinagdadaanan sa buhay, merong mga masasaya, may mga malulungkot na pangyayari. At sa bawat pagkakataon pong yon, nararapat na papurihan natin ang ating Panginoon. Amen po! Handa na ba ang lahat na umawit sa Panginoon? Amen! So, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. The Lord. Amen po. Yan, kaya patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. Patuloy natin siyang awitan. Buong kagalakan. Parang ang hina pa ng ating palakpak para sa Panginoon. Sinasamba.
nagbabago.
sa ating Panginoon. Because God is good and all the time. Amen. Ating pong patuloy na haranahin ang ating Panginoon. Sasamba, papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking ialay sa'yo, oh Diyos.
Diyos, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Sa habang panahon, ako ay sasamba aking Diyos. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Gamitin mo, purihin
At yung kagalakan na lagi nilalagay mo sa aming puso, Panginoon, ay lagi naming tataglayin, Lord God. Salamat po sa iyong pagnubay, sa iyong paggabay, sa iyong pagsama sa amin, sa pagbibigay ng kalakasan, Panginoon, sa pagbibigay solusyon sa aming mga suliranin, Panginoon. At maraming maraming salamat po. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, ipinabalik namin sa inyo. In Jesus' name, in Jesus' name. Everybody say amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat.
Purihin po ang Panginoon na tayo ay magkakasamang muli no, sa umagang ito. Amen po ba roon? Pwede po bang bigyan mo natin na isang masigabong palakpakan ng ating Diyos na buhay? No? Kagaya ng ating inawit, ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Amen po ba roon? Amen. Ang Diyos natin ay lagi nating sandigan. Ang Diyos natin ay lagi po nating kasakasama. Whatever our situation is, ano, nakakatuwa minsan kasi ang Lord nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga awitin, ng mga kanta. Pero sa sandaling ito, we would give this moment para sa Panginoon. Amen. No, sabi natin, man, kanina, if you are here to give thanks sa Lord, welcome po ang lahat. At kung kayo nandiyan sa inyong mga upuan, naalala ninyo ngayong umaga, o nga pala, ang Lord mabuti sa akin nitong nagdaang linggo. Pero hindi na kayo nagkaroon ng pagkakataon na tumayo dito sa inyong kanya-kanyang upuan, tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba ron? And if you have some things na kailangan natin ilapit sa Panginoon sa umagang ito, sama-sama bilang iglesia na tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay mukha tayo mananalangin. Lord, we give you back all the glory, Lord God. Kagaya na aming minawit, Panginoon, you are our God. You're our Lord na hindi magbabago, Panginoon. Whatever our life circumstances, Panginoon, still you are there. Still you are our God, Panginoon. May pagkakataon ng buhay, Panginoon. Minsan na marami kami nagiging katanungan. Pero po, Lord, sa umagang ito, sa aming awitan pa lang, tinuturuan mo kami, Panginoon, to completely give our full trust sa inyo, Panginoon. Lord, salamat ng maraming for giving us this morning. Salamat, Panginoon, sa masamang araw ng pagsamba na meron kami ngayong umaga. Salamat, Lord, sa buhay, sa kalakasan. Panginoon, salamat sa opportunity na makadako kami rito ng ligtas. Lord, salamat sa isang linggong nagdaan, Panginoon, sinamahan mo about sa amin. Iba-iba kami, Lord, ng naaming naging kalagayan. But here we are, Lord God. Lumalapit kami sa inyo, Panginoon. Taglay ang pusong pasasalamat. Taglay, Panginoon, ang puso, Panginoon, na marahil meron din kabigatan sa umagang ito. But still, we are declaring, Lord, that you are our Lord. Kaya po, Lord, sa umagang ito, buong aming puso, ang aming isipan. Ikaw, Panginoon, ang siyang nagbibigay, Panginoon, ng iyong pagpapala sa iyong mga anak na narito. Thank you, Lord, sa buhay sa kalakasan. Thank you, Lord, sa buong isang taon na dinagdag mo sa aming mga buhay. Thank you, Lord, sa iyong pagsama, Panginoon, sa aming pag-aaral. Thank you, Lord, sa biyaya mo po, Panginoon, na pinagkalob sa amin. Thank you, Lord, sa mga blessings na binigay mo, sa pagtugon mo sa aming pangangailangan. Thank you, Lord, sa pagpapagaling mo sa aming masakit karamdaman. Salamat, Panginoon, sa iyong provision. Salamat ng maraming, Panginoon, because you are so good to us, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, sama-sama kami lumalapit bilang iglesia, nagbabalik, O Diyos, ng pasasalamat po sa inyo. Hayaan mo po, Panginoon, na aming mga puso, aming mga labi, magbalik ng pagsasalamat sa inyo ngayong umagang ito, Panginoon. Andito, Lord, ang mga kapatid po namin sa unahan. Nagbibigay sila, Panginoon, ng palatandaan na ikaw ay mabuting Diyos. Hindi ka man kailanman, Panginoon, nang iwan o nagpabaya sa amin. And Lord, this morning, we are singing of your goodness, we are coming in your presence, Panginoon, na puno ng pasasalamat. Ikaw nawa, O Diyos, sa kumilos, pag isang mga kapatid, Panginoon, narito ngayong umaga, meron kami, Panginoon, nais na ilapit sa inyo. Lord, sa umagang ito, open our hearts, open our minds, Panginoon. Maranasan namin, Panginoon, na ikaw ay nariyan sa amin sa umagang ito. Kagaya ng aming inawit, Panginoon, ang iyong pagkilos, O Diyos, na siyang maranasan namin, Panginoon, sa aming mga buhay. So, salamat ng maraming, Panginoon, sa buhay na inesyang ito na iyong ginagamit, Panginoon, upang maabot ang ibang mga tao, Panginoon, pataong sa inyong paanan. Salamat, Panginoon, sa pag-ingat mo sa aming bayan, sa nagdang mga bagyo ng buhay, Panginoon, sa nagdaang mga kalamidad. Still, you are there, Panginoon, at narito po muli kami. We survive everything, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo. Tayaan po, Panginoon, na sa umaga ito, baunin namin, Lord, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Baunin namin, Panginoon, ang biyaya, ang iyong basbas, Panginoon, sa bawat sa amin na narito ngayong umaga. Sa pagsisimula pa lang, Panginoon, biyayaan mo ang bawat sa amin, Panginoon, ng biyaya na gagaling po sa inyo. Mga kapatid, sa umaga ito, pagpalainawa kayo ng ating Panginoon at ingatan ni Yahweh,
kahabagan niya na nawa kayo at subaybayan. Iningapin nawa at bigyan ng kapayapaan na ni Yahweh mula noon at magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon. This we all pray in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Pwede ho bang pakibati muna ng inyong katabi? Pakisabi na masaya ako na narito ka. Ayan, no? Pakisabi nyo naman. Ayan. Masyado mga seryoso mukha eh. No? No? Parang na-overwhelm tayo doon sa awit ng mga kabataan natin eh. No? Hindi ko alam anong ano. Kala ko sila yung sikat na girl band ngayon eh. Pero mas malupit pala, mas maganda pala tong ano, tong mga batang ito. Nakakatuwa ano, kasi do sa awitin na sabi doon, Jesus is always there on time. Lagi ho ba on time si Lord? Amen. Ano, nakakatuwang isipin na sa bawat sitwasyon ng buhay, God is always there for us. Ano, natutuwa ko kasi as we are still worshiping pa kanina umaga, actually, we have finished our series of lessons. Ano, tinapos natin yung 10 commandments and ang bili ng ating Pastor Larry that all the speakers would be at doon, meron tayong free topic, no, na we would discuss sa bawat isa sa inyo. So, depende ho yan sa nais na sabihin ng Panginoon sa bawat sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. And past week, sabi ko, ano kaya yung naisin ng Lord na ituro sa bawat sa atin? And the other day, when I was messaging the worship team, kasi a week before, nag-message na ho kami no, ng mga worship leader, ano yung topic sa darating na Sunday? Eh, since hindi kasi natin alam in advance kagaya ng Ten Commandments, ano ho, ay sakto naman na sa umagang ito ay related, no, lahat yung mga awit natin na narinig ngayong umaga. So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. We would continue with our topic. Magpa-aral po tayo ng salita ng Diyos. Ang title ng ating message ngayong umaga, sabi na yan dito is Praising When Life Gets Hard. Pasensya na po, medyo nawala no sa ayos yung ating ano, pero bago kasi laptop natin eh, kaya nag-a-adjust pa. Pero purihin ng Panginoon. So, how are we going to praise God when life gets hard? Ano? Pero bago tayo lahat tayo po muna, yumuko tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kagaya na ng inawit na aming mga kabataan, Panginoon, we thank you, Lord God, because you are always there on time for us, Panginoon. And alam namin, Lord, sa sandaling ito, on time ka, Lord, sa pagtuturo sa amin ngayong umaga. Be with us, Lord. Buksan mo aming mga puso, aming isipan sa katotohanan ng iyong mga salita. At hayaan po po, Panginoon, na kami ay maabot, Panginoon, ng iyong mga salita na siya magpapalalim sa aming mga buhay, sa aming kaugnayan po sa inyo. Ikaw na ba ang manguna sa amin, Banal na Espiritu, upang matanggap po namin ang iyong mga salita, Panginoon, na may kagalakan sa aming mga puso at buhay. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praising when life gets hard. Ano? Ang ating bansang Pilipinas ay recently nakikita ko ang daming mga foreign vlogger na nagpupunta sa Pilipinas. Ano? Tuntuwa sila sa Pilipinas kasi pagdating nila sa Pilipinas, sabi nila, nako, eto yung nag-iisang bansa sa mundo na ang mga Pilipino raw, lagi ko naririnig yan eh, sinasabi nila, ang mga Pilipino ano, masayahin. No? Bahana, ito mo, may nag-jetski sa baha, di ba? Saan nakakita? Mga bata, uso leptospirosis, pero nakita ko sa TV recently, dami ng baha na nangyayari, nagdadive pa. No, tinatangin na namalak sa agos, mayroon pang naglagay ng lamesa sa gitna, nag-inuman sa gitna. No, kaya yung mga vlogger, tontuwa sila. Kasi sabi na, iba dito sa ano, iba dito sa Pilipinas. At alam ninyo, the year 2007, sabi doon, Philippines ranked the third happiest country in the world. Oh, lupit, no? Pangatlo tayo buong mundo, ha? Gaano ba kasaya yung mga Pilipino? Kasi noon na, bansang Fiji, Colombia, Philippines, Mexico, Vietnam. Pero pangatlo tayo. Imagine you, top three. Oh, top three ang mga Pilipino. Kahit mahirap daw bansa, masayahin, masaya kausap ang mga Pilipino. That the year that was given yung survey was 2007. Kamusta kaya tayo ngayon? Tayo pa kaya ang pangatlo? No? Pantingin nyo, pangatlo ba tayo? O umakit ba tayo sa tingin nyo umakit?
Oh, sino magsabing, Kuya Pers, umangat tayo, taas ang kamay? Wala. Yung nagsabi, Kuya Pers, bumaba tayo, taas ang kamay? Wala. Ay, yung iba, Kuya Pers, hindi nagbago yan. No. Or Kuya Pers, hindi ko alam. No. 2 weeks ago, nag-release ng survey, we are on the second happiest countries in Southeast Asia. Pangalawa ang Pilipinas. 2 weeks ago lang yan, ha? Yung survey na yan. No, World Happiness Report 2024, ranking by Life Evaluations in 2021 to 2023. Nirelease nila yung study last year. Kaya lang, pagdating sa world rankings, ang Pilipinas napunta saan? Number, nababasa nyo? Number 53. No, number 53. Ano nangyari? Mula sa number 3, naging number 53. Ano ho? Pero maraming nyo ba, medyo nakakabawi-bawi. Kasi 3 years ago, naging number 72 tayo. Ano ho? So, anong tanong? Ano nangyari? Sinurvey yung mga Pilipino. Hindi ko alam kung kasapasama kayo doon sa survey na ginawa ng SWS. No, 1,200 na Pilipino, sinurvey sila. Ito yung mga tanong sa kanila. Ito yung naging resulta. Ayan. 39% ang nagsabi. Sabi nila, okay lang. Yung buhay namin ngayon, mabuti kaysa dati. No, hindi ko alam kung meron dito magsabi, kasama ako dyan, Kuya Pers. Mas maigi ako ngayon kaysa dati. Ayan, ha? Sabi naman nung 37%, wala nagbago, Kuya Pers. Pareho pa rin nung dati. No, same as before. Pero alam nyo ba, almost 1/4 ng Pilipino ang nagsabi, ano, mas masama ang buhay ko ngayon kaysa noon. No? It's worse than before. No? So, inisip ko, kung ang populasyon ng Pilipinas, is, ilan na population natin ngayon? 120, 130 million ata? Ganun? O 110 million. So, ibig sabihin, around 30 million Filipinos ang nagsasabi, Kuya Birds, mas masama ang buhay ko. Or more than, almost kalahati ang magsasabi na pareho din lang. Bakit ito nasabi ng mga Pilipino? No? Pagamat ganun ang kanilang ang pananaw nating mga Pinoy sa buhay, still, sabi rin ng mga Pinoy, we believe life will improve in the next 12 months. Optimistic pa rin naman ang mga kababayan, ang mga Pilipino, na somehow siguro sa susunod na isang taon, aayos pa ang aming buhay. No. Ano yung tsura na katabi nyo ngayong umaga? Saan kaya kasama yun doon sa tatlo? Mukha bang doon sa pang, Kuya Pers, itsura na mukha nito ngayong umaga, pang ano to eh? Pang doon sa 23%, no? Ayan. Mga kapatid, that's the reality of life. No? Hindi all throughout ng buhay ho natin, everything is normal, everything is okay, everything is under our control. There are times in our life, minsan nga, ito, last week lang, the other day, kausap ko yung staff ko, sabi niya, Sir, ang aanihin naming palay, halos 1/3 na lang. Bakit? Eh kasi, dumaan yung bagyo. Pasensya na ho kayo ha, pangalan kasi ng bagyo, Bagyong Perdi. Medyo nagpaulan ako sa ano eh, sa hindi naman ako pumasok ng par, kaya lang hinila ko ho si Habagat. Kaya umulan na umulan sa Pilipinas. So, kakwento ho kami, sabi niya, halos 1/3 na lang Kuya Ferds, Sir Ferds ang aking aanihin. Bakit? Kasi sabi niya, yung palay kasi pag natumba yan, natabunan ng tubig, hindi na yan pwedeng itayo. No ho. 2 weeks na lang, aanihin sana namin. Pera na naging bato pa. Tama. Parang sabihin nung, kawawa naman. Sayang. Namuhunan sila ng ganung kalaking halaga para sana umasa na iigi ang aming buhay after ng ngayon sana or next week, ha-harvest na sana. Pero nagka-problema. Pagsak ang negosyo. Yung mga pinsan ko sa Batangas, meron silang mga babuyan. But because of the swine flu, yung isang nanay na lechon, 1,000 na lang binibenta. Wala akong bumibili. No? Sabi ko, padala mo yan dito. Padala mo kaya dito sa amin, sa ano yan? Sa Cavite. Mahal yan eh. Dito, mahal. No? Kami naman, walang isda kasi nagkaroon ng oil spill. Diba? Yung mga uncontrolled situations ng buhay na minsan inaasahan natin magiging maayos tayo in the next 12 months, pero nagkakaproblema tayo.
But still, ito nakakatuwa naman sa Pilipino, very optimistic ang Pilipino. Pag tinanong siya, what makes you happy even when life is hard? Sorry, naputol ha. What makes you happy when life is hard? Nagpapasaya sa mga Pilipino, number one, family or relationships. Tama? No? Yung mga kasama ko, pamilya ko, inspirasyon ko yan, kahit na sa ibang bansa, nahihirapan ako. But because of my family, no, ako ay medyo nahihirapan sa pagtatrabaho rito, pero ginagawa ko to para sa aking mga pamilya. Pangalawa, nagpapasaya sa mga Pilipino. Ano sa tingin nyo? Kumain. No, kaya mga Pilipino, sarap na sarap lagi kumain eh. Noon, nauso yung, ano yun, yung anli, anli pares, samgyupsal, lahat na lang. No, ang takaw ng mga Pilipino. Kain ng kain. Basta kumakain kami, masaya na kami, di ba? Kahit na, narinig ko nga yun eh, kahit ng ulam namin, kuyapers, tuyo, sardinas, basta kumakain kami bilang sa pamilya, sama-sama, masaya na kami. Okay, pangatlo, ano ba nagpapasaya? Kapag ako ay nakakapag-provide sa aking mga pangangailangan na aking mga mahal sa buhay, being able to provide for your family's needs and wants, masaya na ako doon. Pangapat, traditions and special occasions. Kita mo, pag may ano dito, pag may ano yun, yung basaan, ano tawag natin? Regada. Parang mga kabitenyo, parang walang problema. Ano? Parang mga walang problema sa buhay. Basta makapambasa na lang. Diba? Na kahit makulong ka after, okay lang. Ano, nagpapasaya eh. Diyan masaya mga Pilipino. Number five, ano pa masaya? Masaya na mga Pilipino pag ano, pag safe sila at secure sila sa loob at labas ng kanilang bahay. Yung safety, okay na kami dyan. Kuya Ferns, kaya lang nakakalungkot. No? What makes you happy when life is hard? Pagdating sa ika-anim, ito, religion and spirituality. Nauuwi sa dulo. No? Na supposed to be, sana ito yung number one. Ano? Kaya lang, hindi ako nasumagot yan ha, mga Pilipino, sa survey. Ito sana yung ating pangunahin sa ating buhay. Pero dahil sa mga sitwasyon na kagaya ng ating nabanggit kanina, nagiging dulo na lamang ang spiritual aspect natin. No wonder maraming Pilipino masaya sa una. Okay sa una. Pero pag dinatnan ng isang sigalot or problema ng buhay, umiiyak na. No? Gusto ko nga sana dagdagan eh. Gagawin ko pa sana after number 5, number 6, dadagdagan ko sana eh. Isa nagpapasaya sa mga Pilipino, karaoke. No. Ay, wong ko ba naman? Sabi nung isang ano, nagpunta dito yung isang kasama ko, sabi niya taga Palawan 'yon at yung isa ay taga Quezon. Sabi niya, "Sir, ba't ganun dito sa Cavite? Ibang klase pala dito. Pag may lamay, may baby joke." Eh. No, kumakanta pa rin. No. Eh, sabi ko, hindi ko rin masagot. Sabi ko, "Ano, ba't ba nauso yung video joke dito sa atin sa Cavite? Na kahit may patay, sabi ko, siguro masaya kami. Hindi masaya kami dahil namatay siya, kundi masaya pinipilit na namin ng mga masaya." No, sa kabila ng ganong sitwasyon. Doon sa lugar namin, naku, pagdating ng sweldo, asahan mo, araw ng sweldo, mga tatlong araw yan. Kantahan ng kantahan. Lahat ata ng bahay, may kanya-kanyang ano ngayon, may kanya-kanyang bidyoke. Lahat, di ba? Bagay na ano, sabi ng mga Pilipino, dito lang kami nagiging masaya. But the question is, when life is hard, what makes you happy? Ano yung nagiging nagpapasayo sa'yo? Sabi ng Filipos chapter 4, verse 4, sabi ni Pablo, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. We are given by a commandment by the Lord na ano, magalak kayo lagi, matuwa ka lagi. Paano ko matutuwa, Kuya Birds? Yung anak ko. No, yung anak ko na inaasahan ko, ganito, ganyan. Eh, umuwi sa bahay, yun na binugbog, diba? Paano ko matutuwa, Kuya Birds? Nagpa-check up ako nitong nakaraang mga araw. Ang sabi ng doktor ko, stage 7 ka na. No, na malapit na pala akong matigi, ganyan. No, paano ko matutuwa? Yung inaasahan ko magbayad sa akin, eh hindi nagbayad. Nalaman ko, nagtago na, binlock na ako. Diba? Paano ko matutuwa kung ganun? Eh sabi ni Paul dito, inuulit ko ha, 2 times, magalak kayo. How are we going to smile? How are we going to be happy? Paano tayo makakaranas ng kagalakan sa buhay kung nasa ganoong sitwasyon tayo ngayong
umaga. Hindi ko alam kung anong kalagayan ninyo ngayong umaga. Minsan, lagi nagtatanong yung worship leader, masaya ho ba kayo na narito kayo ngayong umaga? Usually, sagot natin, opo, di ba? Sabi ng worship leader natin kanina, o ikot-ikot po tayo, kamayan niyo yung mga katabi ninyo ngayong umaga. Napansin niyo yung mukha nung kinamayan ninyo kaninang umaga? No? Nakita niyo yung buka? Sometimes, parang feeling natin, inoobliga tayo nitong awitin, nitong verse na to sa ating buhay, eh, no? But really, deep inside of us, there are times, minsan, parang ayoko magsimba. Ayoko makipagkamay. Hindi nga ako makakanta. Yung puso ko, parang Kuya Pearls, wala eh. Mabigat ang aking kalagayan. Pero sabi ni Pablo, magalak tayo lagi sa Panginoon. Or there are times naman na yung puso natin, alam natin, sablay sa Panginoon. No, alam natin na meron tayong natatagong kasalanan, na hindi natin inaamin, alam natin na we are living in sin, and yet, we just want to sing or praise the Lord. Pero sabi ng Matthew chapter 15, ang mga taong ito, sabi nila sa mga Pariseo, these people honor me with their lips. Kumakanta sila, nag-worship sila, nagpe-praise sila sa Panginoon, but their heart is far away from me. Malayo naman sa akin ang kanilang mga puso. But in vain do they worship me, for they teach as doctrines the precepts of men. Yung mga bagay na naririnig lamang at gusto lamang papakinggan, yun lang ang gusto na nating marinig. No. So medyo may problema rin tayo doon. Ano pa? Ano sabi ng Bible? Eh kahapon, nag-away kayo ng misis mo. O kaya nag-away kayo ng kapatid mo, nag-away kayo ng nanay mo. Tapos alam mo, Sunday ng umaga, sasamba ako sa Panginoon. Aatid ako ng worship service. Ewan ko kung nakaranas kayo na parang ang bigat ng loob mo. No, bakit? Kasi parang something is not okay. Kaya nga sabi ng Lord sa Matthew chapter 5, bago ka mag-worship sa Lord, bago ka magbigay ng offering sa Kanya, remember na kung meron kang hindi kaayos, no? Sabi doon, iwanan mo muna yung gift mo, makipag-ayos ka muna sa Kanya bago ka umawit, bago ka kumanta. Ngayon ang tanong, efforts, do I have to be perfect bago ako mag-worship sa Lord? No? Kung titingnan ho natin itong mga verse na ito, wala mong sinabing ganoon. Ang sabi ng Lord, check our hearts. Because the Lord wants to talk to our hearts sa umagang ito. Amen po ba roon? No. At tinitingnan Diyos dito, yung laman ng puso. Kasi pag umawit tayo kanina, ano yung title ng awit natin, Kuya CJ? Yung mabilis natin inawit, ang title nun? Tuloy ang awit. Di ba? Tuloy ang awit ko. Pero may kagalit ka, di ba? Tuloy ang awit ko, pero something is not right with me. Tutuloy ba ako sa awit? Eh pag-uwi ko mamaya, andun na yung meral ko, puputulan na ako. Di ba? Kakanta ka pa ba? Di ba? Yung may anak ako, na medyo may sakit ngayon, paano ko kakanta? Yan, no? So anyway, yun ang tingnan ho natin. Is it possible for us to continue to worship and sing to the Lord when life is hard? Ayan. Sino natin yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Sabi nito, ng awit 137. Ang title niya, Panaghoy ng mga Israelitang Dinalang Bihag. Ito po ay nasulat sa aklat ng mga awit. And it's in chapter 137. Ang awit is binubuo ng 150 chapters. Lahat ho yan kanta. No. Lalagyan na lang natin na siguro kung meron sa inyo may gift sa music, lagyan nyo na lang tono mamaya. Ano ho? Pero tingnan natin kung paano nilalagyan ng tono itong kanta na ito. Ito's written years nung mga ang Israelita dinala sa Babylonia. First one, ano sabi nila? Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami nakaupong tumatangis sa tuwing sa Sion aming naaalala. Wala ho sila sa bansang Israel. Nilupig ang bansang Israel, binitbit sila papunta sa Babylon. Asan sila? Yung mga Israelita, nasa tabing, ano raw? Nasa tabing ilog. Ang ganda sana yun, no? Ganda na setting. Pakanta-kanta ka doon sa tabi ng ilog. Diba? Halimbawa, yung mga musician natin kanina, sama mo doon sa tabi ng ilog, kumakanta kayo ng mga worship song. Okay sana, yun, no? Okay sana yung setting. Kaya lang, ano problema?
kami ay nakaupo na ano raw, tumatangis. Hindi lang basta humihikbe, tumatangis. Alam niyo yung tumatangis? Yung talagang grabe, ang iyak talaga. Sabi niya, every time na maalala namin yung Jerusalem, every time na maalala namin yung Zion, bakit? Sa verse 2, sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog, sinabit namin doon yung dala naming lira. Hindi ko alam kung kasumulat ho nito musician nor mga instrumentalist ng Israel. Pero sabi doon, hindi na kami makakanta. Bakit? Kasi yung instrument, yung gitara, halimbawa yung lira, sinampay na lang nila sa puno. Wala silang passion, wala silang drive na umawit at kumanta because of their situation. O ano sabi ng verse 3? Sa amin ay inutos, nang sa amin ay lumupig. Yung nangalipin sa kanila, ano ho, yung sumakop sa kanila. Ano sabi sa kanila? Anong utos sa kanila? Aliwin namin sila. Biruin mo. Sinakop mo na kami. Pasasayahin ka pa namin. Eh ako nga sa sarili ko, naging mumukmuk na ako. Iiyak na ako ng iyak eh, di ba? Nang matamis ang kanilang tinig. Yung sabi may boses. Ito mga to. Hindi ko alam kung member ng worship team itong mga to eh. Tungkol sa Zion, yung paksa, yung nais nilang awit. Kantahan mo nga kami nung mga kinakanta nyo nung naandong kayo sa Jerusalem. Kantahan nyo nga kami nung kinakanta nyo doon nung kayo ay nasa Zion. Ayaw ko kung may nagtanong na sa inyo. Noong bawa, someone outside, ano kinanta nyo sa church kanina? Sabi natin, oh, ang ganda ng kanta namin kanina. Ang title, Tuloy Ang Awit. No? Tuloy Ang Awit. Wow, ang ganda, no? O kantahan mo nga ako nung kinanta ninyo kanina. Di ba? Yun ang pinakakanta sa kanila. But deep inside, hindi nila makuha ang kumanta. Bakit? Kasi may problema. No? Wala. Hindi nila feel na umawit at mag-worship sa Lord. Kaya verse 4, sabi niya, ang awit kay Yahweh, paano namin aawitin? Paano kami kakanta, Kuya Birds? Wala kami sa lupa. Bihag nga kami sa lupa ang hindi sa amin. Ibig sabihin, you are in a situation right now na ano, hindi kaawit-awit talaga. No? Meron ba sa inyo naranasan yun na sa kabila ng lahat, kumakanta ka pa rin? Nung namatay ang aking nanay, birthday ng nanay ko, February 13. Saya-saya namin. Tapos, ating gabi, February 14, sumapiling siya ng Panginoon. Yung kantahan namin, kasiyahan namin 13, nung 14, hindi ako makakanta. No? Di ba? Paano ka kakanta sa ganoong sitwasyon? Ewan ko kung naranasan na you were in a point of in your life na gusto mong pumunta sa church, gusto mong mag-worship, gusto mong kumanta, pero ang bigat nung hila-hila mong problema. No? Kasi sabi niya, bihag kami. Paano kami kakanta? Sabi niya, ayoko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Ulitin ko huli, mga kapatid ha, kanta ho ito, kanta. Yan, kanta. No? No, tapos sa verse 6, hindi na ako aawit pa. Ayan, katuluyan na. Kanina, parang ayaw. Pero sa dulo, ayoko nang kumanta. Kung ang sasapitin sa isip at alaala, ikay ganap na limutin ko, ang kaligayan ko ay sa iba ko hahanapin. Sabi niya, Lord, ayoko nang mag-worship. Lord, ayoko nang sumamba. Ewan ko kung nakakaranas kayo ng ganoong pagkakataon ng buhay. Ano? Yung minsan, Sunday na umaga, pupunta ka, parang mabigat ang loob ko. No? Saka na lang siguro ako magsasamba, saka na lang ako pupunta sa church kasi ang saya-saya ng mga kapatiran, kumakanta ng mga tuloy ang awit, pero hindi mo matuloy ang buhay mo eh. Diba? Ewan ko kung dumani kayo sa point na ganoon. Kaya sabi na dito, hindi na ako kakanta. No. Kaya pagdating doon sa usapan na pagpasok mo sa church, kakamayan ka ng mga kapatiran, sabi, hindi ko ba magawang gumiti? Bakit? Kasi sabi na, hindi ko kayang umawit. Hindi ko kayang mag-praise sa Panginoon. No? I don't know. Sa buhay natin, nararanasan natin yung mga ganyang pagkakataon ng ating buhay. No? Sometimes, life is hard. Ngayon sabihin niyo sa akin, totoo o hindi? Totoo? No? Diba?
Minsan nga, yung gagastusin mo bukas, pinoproblema mo ngayon eh. Yung needs mo para sa isang linggo, ngayon pa lang, iniisip mo na. Huwag lang dadaan si Bombay, no, para may kasagutan ka sa pinoproblema mo. Diba? To the point na minsan sa ano, ayoko na pumunta muna sa church. You are waiting for yourself na maging okay. But I want to tell you this morning, hindi mo kailangang maging okay ang iyong pakiramdam at ang iyong kalagayan bago ka sumamba sa Panginoon. Pwede tayong pumunta sa Panginoon, lalo na doon sa panahon na hindi tayo okay. Okay po ba yun? No? Okay po yun. No? Kaya the more na meron nagpapalungkot sa iyo, meron kang mga struggles in life, dapat lalo kang pumunta sa church. Dapat Sunday ng umaga, lungkot-lungkot ko. Sige, okay lang. Sasamba ako sa Panginoon. No? Kahit na, mabigat-bigat ang iniisip ko, okay lang. Kakanta ako sa Panginoon. Aawit ako sa Panginoon. Kasi, bakit? Kasi itong awitin na tinutukoy ko dito, hindi naman yung awitin na parang opposite yung ikinakanta mo. Opposite naman sa nangyayari sa iyo. Pasinin nyo, sabi ko rito, ito ay awit ng mga Israelita. So, what we're going to telling, what the Lord tells us sa sitwasyon na ito ng ating buhay. It's okay to sing your heart out to the Lord. Pag binasa ho natin yung, sabi ko kanina, ang aklat ng awit, 1 to 150. 150 songs. Alam nyo ho ba na one-third lang dyan ang awit na masaya? Lahat ng yan, ang laman ng karamihan dyan, awitin puro malungkot. No? Awit, chapter 42, verse 3. Basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, and 3. Araw, gabi, tumataghoy. Gabi, araw, tumatangis. Binaliktad, araw, gabi, gabi, araw. Walang ginawa kundi umiyak. Ano pa? Naging tanging pagkain ko yung mga luha sa paghibig. Itong mga kaaway ko sa tuwi na iyaong sambit, nasaan ang iyong Diyos? Hindi namin namamasin. To the point, iyak na siya ng iyak. Sabi niya, pinagtatawanan na ako ng mga kaaway ko eh. Sabi niya, akala ko ba Christian ka? Akala ko ba may Lord ka? Akala ko ba si Yahweh kasama mo? Bakit ganyan? No, sabi niya, oo nga Lord, eh, bakit ganun? No, pigat-pigat na loob ko, hindi ako makakanta. Hindi ako makaawit. No, iyak na lang ako na iyak. Araw, gabi. Ito ang kanyang ginagawa. Mga kapatid, I want to tell us this morning, no, Psalms 42 ho yan, ha? Psalms 42. Pero tingnan nyo, pwede sa dulo, ano sabi nung verse 5 and 6? Why I am discouraged? Bakit ako puno-puno ng discouragement sa umagang ito? Why is my heart so sad? Ba't ang lungkot-lungkot ng puso ko? Ano sabi niya? Sabay-sabay tayo. I will put my hope in God. Ano sabi niya? I will praise Him again, my Savior and my God. Amen po ba, Ron? Palakpakan naman natin si Lord. Diba? Sabi doon, sabi niya, kinakausap niya sarili niya, teka, teka, oo nga pala, pinagtatawanan ako ng kaaway ko, pero bakit ako malulungkot? Sabi niya, bakit ba ang aking puso masyadong discouraged? Sabi niya, I will put my hope in God. Hindi ko sinabi dito na uy, pumunta ka sa church, ha, tanggal ang problema mo, wala kang gagawin doon, tatawa ka lang ng tatawa. Ha? Hindi ho namin ano yun, hindi namin pinipreach yun, ano ho? Kaya nga, we are welcoming everyone sa church, whatever the life situation is na meron ho tayo. Because, bakit? Ang pag-asa natin kasi nasa Panginoon. Amen po, Baron? No, tayo natin sa isip natin yan. Ano man ang kalagayan ko ngayong umaga, sabi doon, hindi ako madi-discourage, bakit kahit nalulungot ako, I will put my hope in my God. Sa Tagalog, ito, nung ganda nga niya sa Tagalog, gano'n, bakit ako malulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos, ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli. Tignan nyo ha, muli. Kakanta ako again. Sabi niya, pupurihing walang humpay ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Same chapter, no? Same chapter ng kalungkutan, lahat ng problema sa buhay, and at the end, he said, I will put my trust in my God. O sige, ayan ha, tuloy natin. So, ibig sabihin nitong salitang ito? Coming ho yan sa salitang lament. Meron tayong aklat sa Bible na ang title ay Lamentations, ano ho, or mga panaghoy. Biruin mo, magkaroon ng Bible ng libro
na ang tema puro iyakan, puro kalungkutan, puro hinagpis ng buhay. But what is lamentation? Sabi doon, it is a prayer, it is a song in pain that leads you to trust the Lord. No. O, tignan natin. Uy, hindi lang palabas na to kanta. Kasi di mo, minsan, madali lang na tayo mga Pilipino. Sabi mo nga, mahilig kumanta ng kumanta mga Pilipino. Pag naghiwalay, alam, maghiwalay, iniwan siya ng boyfriend niya o kanilang girlfriend niya, iniwan. Tapos, pagdating doon sa, pagsakay mo sa jeep, narinig mo yung kanta ni Moira. Ano yung kanta ni Moira? Yung kinakanta mo, ati Grace, no? Sabi, ay, sorry. Diba? Minsan, kahit hindi ka, madali tayong makarelate eh, mga Pilipino, di ba? No? Mga malungkot, samahan mo lang, manood ka nga lang eh. Kasi pag nakakanood kami ng TV, pagka medyo nakakayak talaga yung palabas, tapos meron pa malungkot na tugtog, madadala tayo, di ba? Ganun tayo mga Pilipino eh, di ba? But sabi dito, every time that we would lament, normal yon. It is a prayer, it is a song ng isang tao na nagdadalamhati sa buhay, but it leads you to trust God. Ano yung sabihin nito? Okay, so limang bagay, tignan natin yung umaga. Sabi ito, what is our spiritual journey every time na tayo ay makakaranas ng mga panagoy sa buhay? Number one, it addresses, or yung ito yung pagtawag sa Diyos. Paano mo ina-address si Lord? Sa aklat ng Awit chapter 13, no, puro sa topic natin ngayong umaga. Sa aklat ng Awit chapter 13, ito ay isang kanta na naman. Ano, kanta na naman ng sumulat na kung saan meron din siyang mga pigati sa buhay. No, bago ko basahin yung verse 1, tumalun ako sa verse 3. Sabi nito, how do you respond to God in your difficult situations in life? Number 1, sabi doon, pagtawag sa Diyos. Sabi niya, Yahweh, aking Diyos. Ano sunod ho? Tingnan mo ako at sagutin. Sino anong tinatawagan nyo pagka may problema tayo sa buhay? Pagka may mabigat ang kalooban. No, sa titi baby, sa Lord. Praise God kung lagi ganoon. No. Pero pag minsan, di ba, ang dami agad sumasaksak sa isip natin. Lalo na pag ikaw na-diagnose na ganyan, no, malapit ka nang mamatay. Recently nakita ko si Dr. Willie Ong. Ang dami niyang payo sa mga Pilipino, 'di ba? On how to have a better health. Ang dami niyang natulungan ang mga kababayan natin. But now, he is in the same situation. Sabi niya, possible mamatay ako dito dahil cancer ito eh. 'Di ba? Sabi niya, ano ang nilalaman nito? You address your concern to God first. Amen po, Baron. Bago ko maghanap ng ibang solusyon, si Yahweh muna. Si Lord muna. No? Mga inawit natin kanina, nakakatawa. Bakit? Kasi it tells us to put our concerns sa Panginoon muna. Okay? So, that's number one, ha? Para pag when life is hard, sabi do, address mo yung pagtawag mo sa Diyos. Amen po, Baron? Okay. So, next. Pangalawa. Hindi, ito. Meron tayong complain. No? Meron tayong complain. Meron tayong pagdaing. No? Meron tayong dinatawag na pagdaing. Lord, dito na naman ako eh. Ano sabi doon? Dito papasok yung complaints mo. Ano reklamo no nagsulat? Sabi niya, Lord, hanggang kailan kinalimutan mo na ako eh? Wah, sabi ko, oh, grabe to ha. Grabe, ganun siya magsalita sa Panginoon ha. Hanggang kailan, Yahweh, lilimutin mo ako? Gano'ng kakatagal, Lord, magtago sa akin? Hanap ako ng hanap sa'yo. Pa-pray over ako ng pa-pray over kay pastor, sa cell group leader ko, kahit anong prayer ko, Lord, bakit tinataguan mo ko? Hindi yata kita makita o maramdaman sa aking buhay. No, tanong natin yung pangalawang verse niya. Sabi niya, gaano pa, Lord, katagal itong hapdi na aking nararamdaman? At yung lungkot sa puso ko, gabit araw, titiisin ko. Sabi niya, kaaway ko hanggang kailan magwawagi sa akin? Pagtatawanan ako ng kaaway ko. Sabi niya, hanggang kailan to, Lord? Diba? So, what can we learn from here? Una, you address to the Lord. Pangalawa, ano? Ang Diyos nakikinig kahit na ano ang ating reklamo sa buhay. Minsan kasi, dami na, lalo na ngayon, nasa uso ang social media. Pag nagka-problema, kanino magre-reklamo? Bawa si Christian. Hindi ako binayaran. Anong gagawin ko? Ikaw, kilala mo kung sino ka. Ha?
ganyan-ganyan. Diba? Paparinig. Ngayon pa sa ano masabihin, hindi takbo na, di ba? Hindi, ganun eh. Bisa kasi ang tao ganun eh. Kung saan-saan, hahanapin. Ang kanyang reklamo, ipaparating, pupunta agad sa munisipyo, sa barangay, okay, yun talaga yung legal process, ano. Pero, tingnan nyo to, itong mga taong ito. Si Lord muna, pag sabi mo si Lord muna, next step, you are going to put every complaint you have sa Lord. Lord, bakit naman ganun? Ang mabuti naman ako, okay naman sumusunod sa kayo. Ba't naman Lord na-diagnose ako ng ganitong karamdaman? No? Kaysa magreklamo tayo sa iba, we put our complaint sa Panginoon. O, kaya ho ba yun? Kaya yun. No? Parang hirap niyo, Kuya Pers, eh? Magre-reklamo ko sa Lord. Eh sabi, maggalak ka lagi. No. This morning, sabi doon, put your complaints sa Lord. Nakikinig siya. Next, kung ano yung sa lyrics nitong kanta. Familiar kayo sa awit na to. Diba? Inaawit natin to minsan. Ano sabi dyan? At title ho niyan, Salamat Panginoon. Every time that our worship leaders are asking, nagbe-brainstorming ho kami ng mga awit na kakantahin during the Sunday service, we make sure na ano, na itong aawitin namin, aawitin natin as a congregation, eh ito yung nagpapaalala sa atin na kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. Sabi nung awitin, ikaw ay mabuti bawat sandali. Totoo hindi. Sa habang buhay ay nananatili, hindi mapapawi o may kukubli maging sa dilim ng gabi. O, natatanda niyo yung lyrics niya ang kantang yan? No? Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang ang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Diba? Pero tingnan yung chorus, ano sabi niya? Ano sabi? Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan, all I can say is, salamat, Panginoon. Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan, Lord, sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo, even sa correction mo sa akin, anong ending niya, ano sabi niya? Salamat, Panginoon. Diba? Ito yung hope kasi na meron ho tayo sa buhay natin. You can bring your complaints to God this morning. No, wala hong pipigil sa atin. Next, eto ngayon, may request ka sa Lord. Sabi nung umaawit sa Psalms 13, si Yahweh aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Kanyang sabi niya, Lord, kinalimutan mo na ako eh. Pero sabi niya dito, sabi niya, Yahweh, huwag mo kong hayaang mamatay. Panumbalikin mo po yung aking lakas. Ano request niyo sa Lord sa umagang ito? Diba? Minsan madali tayo mag-request pagka okay eh, ang lahat, di ba? Pero pagka alam mo alanganin ka, hindi ka magre-request. Naku, baka naman hindi ako tugunin ng Panginoon eh. Di ba? Pero ito sabi niya, oh, Lord, tingnan mo ako, sagutin mo ako. He is on the verge of death. Mamamatay na siya. Pero sabi niya, Lord, panumbalikin mo yung lakas ko. Ano request niyo sa Lord sa umagang ito? Pwede ho nating sabihin ang lahat ng iyon. Sabi na verse 4, baka sabihin ng kaaway ko, ako kanilang natalo at sila ay magyabang dahil sa pagbagsak ko. Kita nyo? He is pouring his heart sa Panginoon. No, kahit na mahirap ang kanyang sitwasyon sa buhay, still, ang sabi niya, Lord, yung request ko. Meron ho tayo nilagay doon sa likod, prayer request box. No? Yang mga dyan, ay, we encourage everyone. If you have request, kung wala ho kayo ng ballpen, kung wala, hiram ho kayo doon sa ating ushers, put it in your request. Huwag ho kayo mag-alala, hindi namin ipopost. Hindi namin sasabihin ang pangalan ninyo. Ito, prayer request na ito. Hindi. No. But we want to pray for you. No. Kung meron kayo ngayong umaga, you have something in your heart na gusto mong ipanalangin sa Panginoon and you want na maraming managbe-pray, kuhingi ho kayo ng papel doon sa usher, sulat nyo lang ho, hulog nyo doon. Sama-sama ho natin pinagbe-pray yan during our prayer meetings. Okay ha? So, address sa Diyos, pangalawa, kahit ano reklamo mo, pangatlo, ang request ng paghingi sa Diyos pa rin. Pang-apat, sabi nito, put our trust or pagpapahayag ng tiwala sa Diyos. So, verse 5, ang sabi niya kanina, reklamo-reklamo to, ano ho? Verse 5, ano sabi niya? Nananalig ako, Yahweh, sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O, kita nyo? Yung kaninang sama-sama na loob niya, pagdating dito sabi niya, Lord,
sa kabila ng lahat ng yon, I still put my trust in you. No? Magagalak ako. Talagang nagagalak na siya, ha? Nagagalak na siya sa kanyang buhay. No, nakarang, I think, ito was Kuya CJ o si Kuya Christian ata nagpakanta nito. Sabi ng kanta, ang title niya is Praise. Ang sabi niya, I'll praise in the valley. Alam niyo yung valley sa Psalms 23? Valley in the shadow of death. Yung valley ho, yung ano yan, delikadong lugar yan. Pero kakanta ako, even I'm in the valley. Sabi niya, praise on the mountain. I praise when I'm sure. I'm praise when I'm doubting. I'll praise when I'm outnumbered and praise when surrounded. Kahit tatambak ko ng kaaway sa buhay ko, sabi niya, magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Oh. So, tingnan natin. Panlima, sabi rito, after our bringing our request to God and trusting God, ano yung verse 5? A vow of praise or expression na commitment na patuloy ako magpupuri sa Lord anuman ang nararanasan ko sa aking buhay. Sabi ng verse 6, sabi niya, O Yahweh, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Nakita niyo yung sequence? Mula sa problemado, ang dami niyang iniisip, alalahanin sa buhay, in-address niya lahat sa tamang pag-aadresan ng problema, ending, ano sabi niya, I can still sing because of your goodness and your faithfulness sa aking buhay. Sa aklat ng Pananghoy, balikan tayo doon sa Pananghoy. Tingnan nyo itong lyrics ng kantang ito. Ewan ko nababasa nyo ang aklat ni Habakuk, no, at saka yung Lamentations. Basahin yung lyrics ng kanta. Sabi ito, naranasan ko kung gaano kahirap maparusahan ang ng Diyos. No, sabi niya, experience. Sabi niya, itinaboy niya ako sa lugar na wala kahit bagyang liwanag. Ito yung kanyang nginungoy-ngoy sa Diyos. Eh. Sabi niya, walang awa niya akong hinahampas sa buong maghapon. Hatin niyo ha? Kanta ho yan. Kanta niya. Kanta niya sa Lord yan ha? Tad-tad ng sugat ang buo kong katawan at bali-bali ang aking mga buto. Oh, ha? Kuya Christian, asa si Kuya Ivan? Diyos Kuya Ivan? Lagyan mo nga ng kantahin natin mamaya, ha? Di ba? Oh, ewan ko kung mayroong makakakanta sa mga worship leader natin. Lagyan nyo ng kanta yan mamaya. Ano? Sabi niya, bilalanggo niya ako sa kalungkutan at sa pagdurusa. Sinadlak niya ako sa kadiliman, lagi na sa bingit ng kamatayan. Tanyo, ito yung wordings niya, ha? Natural to, natural. Hindi siya nagpapalabok ng salita. Oh, si Lord, buti-buti sa akin, lagi akong masaya. Hindi. Ito yung reality ng kanyang buhay. May sakit ako, hirap na ako. Sabi niya, feeling ko, nakakulong na ako. O, tuloy natin. Sa aklat ng Panaguyan, ha, sabi niya, o, tingnan niyo yung lyrics, sabi niya, nginudgod niya sa lupa ang aking mukha at dinikdik sa bato ang aking bibig. Eh, kung kakantahin kaya natin ito mamaya, after the worship service, kakanta kayo? Grabe naman yung Kuya Birds. Kakanta ko ba si Lord ng ganyan? Ba? Naghalo sa akin, naglaho sa akin ang bakas ng kalusugan, maging kapayapaan at kaligayan. Wala na akong bakas ng kasiyahan, Kuya Burns. Kaya sabi ko, nawala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Simpait na ng apto ang alalahanin ng aking paghihirap at kabiguan. Nakita rin nyo? Sabi ko, wow, grabe tumamang to, no? Kung talagang magsabi siya ng kanyang expression sa Panginoon, he put out his heart, everything sa Panginoon, no? Kamusta ho tayo? Dumating ho ba kayo sa ganyang point ng buhay? No? Na halos parang ang tingin natin sa sitwasyon natin, talaga dinikdik na ako ng Lord talaga sa buhay ko eh. Mahirap ang aking naging kalagayan. Pero tingnan nyo ho, that is Panaghoy chapter 3. Tingnan nyo yung kasunod. Doon pa rin. Ano sabi niya ulit? Lagi ko itong naaalala. At to'y labis na napipinghati. Naalala ko, pag every time nadidepress ako, sabi niya, gayon man, babalik na naman ho tayo dito, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong, ano sabi niya? Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay, ito'y laging sariwa bawat umaga, katapata mo'y dakila. Alam niyo yung kantang yan? Diba?
the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Sabi na, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Pwede ba natin sabihin, Lord, great is thy faithfulness. Diba? Lagi natin rinig yan. Great is thy faithfulness. Andiyan ang ating pag-awit sa ating Panginoon, ang katapatan mo, Lord, buong dakila. Kaya ano sabi niya? Ending sabi niya, si Yahweh ay akin. Sa kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Ngayong umaga, wala ho tayong ibang aasahan, kundi si Yahweh lamang. Amen po, Aaron? No. Misan yung inaasahan natin, nabibitin tayo, namomroblema tayo. Pero isa ang sigurado, kapag ang pag-asa natin ay nasa Panginoon, ang Diyos ay sasama sa atin. Sabi ni Santiago 5:13, meron ba din sa inyo ngayong umaga? Sabi niya, meron bang dumaranas ng paghihirap sa inyo? Ano ang susi? Dapat siyang mag-pray. Meron bang masaya sa inyo? Dapat siyang umawit ng mga papuri. If there are times na sa worship songs natin, hindi nyo kayang kantahin yung lyrics, I still encourage you to listen. Hindi nyo man maibuka ang inyong bibig because of doon sa message ng kata, Lord, ang ganda ng lyrics kata, kaya lang hindi ako ganito ngayon eh. But let the words of your churchmates, yung kanta nating lahat, maging encouragement sa atin. No? Hindi man sa inyo, pero hayaan nyo na yung mga kanta, yung boses na meron na pinagkaloob ng Lord, magamit ho natin para sa pagmi-minister sa iba. And this is where will I close. Sabi ng Gawa chapter 16 verse 25. Dalawang mama, dalawang alagad noong panahon ng New Testament ang naakusahan at sila ay dinala ho sa kulungan. Ang sabi doon, nung hating gabi ha, nung pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay, ano ginawa ni Pablo at Silas? Sila ay nanalangin at umawit ng papuri sa Diyos. Bakit? Sila ay pinapakinggan ng mga bilanggo. Malay ninyo, ngayong umaga, meron palang ibang nakakarinig sa atin. Malay niyo ngayong umaga, yung pag-worship mo sa Lord, yung palang katabi mo, hindi okay. Pero naririnig yung kanta mo. Malay natin yung ngayong umaga, yung ating awitin sa Panginoon, hindi natin masabi talaga, but the Lord is listening to our hearts sa umagang ito. Isang awitin, at ito akong magtatapos, isang awitin, ang isang himno, ang nabuo ng isang mama noong panahon na siya ay nahirapan sa buhay. Ang pangalan niya ay Horatio Spafford. Isa siyang mayamang businessman sa Chicago noong mid-1800. May asawa si Horatio, 5 ang anak. Nagsimula ang kanyang trahedya sa buhay. Yung 5 sa kanyang anak, yung isa nagkasakit, namatay. 2 years after, nasunugan si Horatio. At after niyang masunugan, sabi niya sa mga anak niya, sige, mga ibang bayan na tayo. Pumunta sila sa England. So yung kanya, siya, yung kanyang asawa, at yung kanyang mga anak, they went to England. Itong time na yon, barko pa lang. Ano? At pagpunta nila, naiwan si Horatio kasi may emergency. Inaunan yung asawa niya at yung kanyang 4 na anak, babae. Nasa gitna ng biyahe, nakatanggap siya ng telegrama. Alam niyo kung ano naman ng telegrama? Telegrama pa lang noon eh. Sabi na, nag-telegram yung kanyang asawa, sabi sa kanya, yung sinasakyan naming barko, binangga ng isa pang barko. Yung 4 na anak nating babae, patay lahat. Nalunod silang lahat. Ako na lang ang natira. Sabi niya, saved alone, what shall I do? Ako na lang ang naiwan, Horatio. Ano gagawin ko? So, he decided, sabi niya,
punta ako dyan. And on this way, tumigil yung kapitan at tinuro sa kanya, Horacio, papunta silang England. Sabi niya, dito lumubog yung barko. Dito nalibing yung apat mong anak. And while he was there, he was meditating on the Lord. At nabuo niya yung awitin na, it is well with my soul. Sabi nung awitin, when peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Everything is well, sabi niya, with my soul. So, what can we learn from this morning? Sa kabila ng mga trahedya na nangyayari sa mundo natin ngayon, maybe we have some sakit sa loob natin. No? Meron tayong mga happenings, pinagdadaanan sa church, kapag sumasamba tayo na sama-sama, sabi nito, we are putting God in the rightful spot. We engage God with our intellect, emotions, and our bodies. Yun ang dapat. No? Pagpunta tayo, dapat kumpleto. Emotions, intellect, and our katawan. And, sabi nito, ano mang hirap na dinaranas natin, hindi natin mapagtatagumpayan. Bakit? Hanggat di natin binabaling ang paninginan sa Diyos na siyang pinakadakila sa lahat. Kailan na mangyayari yon? Kung patuloy tayong magkakasamang umaawit sa Lord. Pwede ba bilang isang iglesia, aawit tayo sa Panginoon sa umaga ito? Ano? I want to encourage everyone, sing your heart to the Lord sa umaga ito. Kung piling nyo, hindi nyo feel kumanta this time, okay lang. Pero hayaan nyo na yung awitin na awitin natin mag-usap sa bawat isa sa atin. Tayo tayong lahat. No? Awitin natin ito sa ating buhay. Ito ako yung worship team na samahan tayo. Bottom line ng lesson natin sa umaga ito, ang pagtitiwala natin ay nasa Panginoon. Okay, let's sing. Let's sing. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko, Lord, nagagaling sa iyo. Kalakasan ko'y nagagaling sa iyo. One more time, let's sing. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Minsan pa ako'y nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko. Kalakasan ko'y nanggagaling. Panginoon. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang aking sanigan ko. Chorus. Kahit anumang panahon, Diyos, ikaw lamang. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Kahit ano pa ang panahon, at kahit ano ang panahon, Lord, kahit mabigat yung sitwasyon, ikaw lamang.
ito sa Lord. Sa lakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Titiwala kami sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Ako'y nagtitiwala sa iyo. O, ang kalakasan namin galing sa iyo, Panginoon. Salita mo ang daming sandigan ko. Kagaya na ang aming inawit, Panginoon. Kahit mabigat yung sitwasyon ng buhay, kahit, Lord, minsan di namin kayang kumanta. Kahit minsan, Lord, nahihirapan kami. But still this morning, pinapaalala mo sa amin, meron kaming Diyos na pwedeng lapitan. Meron kaming Diyos na handang umalalay sa amin. Lord, minsan mahirap. Pero pinatunayan mo sa amin sa iyong mga salita na may mga tao din na kagaya namin. May problema sila. May mga tao na may mga alalahanin din sa buhay. But in the end, they put their trust in you. Kaya naman po, Lord, sa umagang ito, kung kami man, Panginoon, nasa ganong sitwasyon, Lord, alalayan mo kami. Bigyan mo kami, Lord, ng comfort sa umagang ito. Bigyan mo, Lord, ng kalakasan yung napapagod ng hihinang puso. Kung kami naman, Panginoon, iwala sa ganitong sitwasyon mo ngayong umaga, gamitin mo kami, Lord, para maging instrumento ng kalakasan para sa iba. A home for those who have no home. Lord, pagpalain mo ba sa mga kapatiran na narito ngayong umaga. Hayaan mo, Panginoon, na maunin namin ang awit, Panginoon. Tutuloy pa rin kami sa pag-awit, O Diyos. Tutuloy kami sa pagkanta. Tutuloy kami, Panginoon, sa pagsamba sa iyo. Because you are our great God. Hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, aliwin mo ang aming mga puso, O Diyos. At nagtitiwala kami, Panginoon, na every situation that we have, Panginoon, ang biyaya mo ay mananatiling sapat para sa bawat sa amin. Salamat ng maraming-maraming, Panginoon. Sa iyo po namin kakatiwala lahat. This we all pray in the mighty name of Jesus. And let God say, Amen and Amen. Purihin ka po, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat po sa opportunity na muli ay aming pong sama-sama kang sambahin sa aming mga buhay, sa iyong patuloy, Panginoon, na pagsama at pagsubaybay sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa mabiyayang salita na iyong pinagkaloob sa amin. Tunay po, Panginoon, na nawa ang mga bagay na ito ay maging paalala sa amin, lalo sa mga panahon na kami ay nahihirapan sa buhay, na patuloy ka naming pagtiwalaan, Panginoon. Patuloy ka naming purihin. Patuloy ka naming awitan, Panginoon, ng aming mga buhay, ng aming mga puso, kahit sa anumang panahon at pagkakataon ng aming mga buhay. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-iwahiwalay, pauwi patungo sa aming mga tahanan. Bigyan mo po kami ng isang masaganang pananghalian kasama po ng aming mga mahal sa buhay. At inihiling po namin, Panginoon, na samahan kami, ingat at patnubayan sa buong isang linggong darating sa anumang aming gagawin, Panginoon, sa bahay, sa trabaho, sa eskwela, o maging sa aming komunidad. Ikaw po ang malugod sa amin, mabigyan namin ng kapurihan. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pinakamamahal, naway sumaating lahat ng pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.